Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep listening. Godspeed. Hey there, is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Sama-sama tayo muli po magpuri at magpasalamat sa ating Diyos at buhay na ito. Glory to the Father. Sabihin niyo po sa pagkakit, hallelujah, in the name of God.
Thank you.
Isa pong napakagandang umaga sa ating pong lahat, sa aking pong mga kapatid, sa Jesus Christ Ministries in Love. Ako po'y nagpapasalamat at nagpupuri po sa Panginoon sa kanya pong pagmamahal, kabutihan, mga himala po niya na ginawa sa aming pong buhay. Last Tuesday po, March 23, hindi ko po ina-expect na ako po'y pag-aanda sa aking pong ika-72nd nakaarawan dito sa lupa. Salamat po sa aking pong asawa, sa aking sister wife, sa aking pong anak, manugang, at apo. At kami po'y nagkatipon-tipon doon po sa Katarungan Village sa tahanan po ng aking anak doon. Salamat po at purihin po ang Diyos sapagkat tunay nga po na napakabuti po niya at ako po'y dinagdagan na naman ng 1 taon sa aking pong buhay. Salamat po sa nakalipas po 71 years at hindi po niya ako pinabayaan, hindi po niya ako iniwanan at patuloy po akong pinagkalooban ng kalakasan, magandang kalusugan at mga pabor na nagmumula po sa kanya na pinagkaloob sa akin. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon Jesucristo at tunay nga na pinakita po niya sa akin ang kanya pong pag-ibig, ang kanya pong kabutihan pong ito. At inihatan po niya ako sa lahat ng uri ng karamdaman. At ako po ay pinagkalooban niya ng isang malakas na pangatawan at magandang kalusugan. Kaya't ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri po sa Diyos sapagkat tunay nga na sinabi niya sa kanyang salita. At ito po ay akin pong pinangahawakan na siya lamang po ang nakakabatid ng mga panukalang inihanda po niya para sa isa bawat isa sa atin. Hindi po para tayo saktan, kundi pagpalain po ang ating buhay, pagkalooban tayo ng magandang kinabukasan at bagong pag-asa sa araw-araw. Kaya salamat po, Ama, sa lahat po ng ito. At salamat po sa at ito po ang patuloy na nangungunat, nag-aari sa aking puso at katawan. Nagpupuri po ako sa iyo, Ama, nagpapasalamat. At sa inyo po ang lahat ng kadakilaan, kaluwalhatian. Narangal at kapangyarihan ng pakailan pa man. Sa pangalan po ng iyong pong anak, ang aking pong mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Muli mga kapatid, ating pong inaalala ang pagkabuhay ni Kristo. Hindi po siya muling nabuhay, kundi inaalala natin ang kanyang ang araw ng kanyang pagkabuhay kasi yun po ay 2,000 years ago pa. At sa umagang ito, we would like to go to the center of the message na dapat maging focus tayo dun sa resurrection ni Jesus. At ito nga ay matatagpuan natin dito sa Matthew 28 verse 16 hanggang verse 20. Sabi po dito, "Now the 11 disciples went to Galilee to the mountain which Jesus had designated. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted that it was really him. Jesus came up and said to them, 'All authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age.'" So sige po, panandalian po muna tayong manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa napakagandang umaga na ibinigay niyo po sa amin at salamat sa pagkakataon na pag-aralan ang iyong mga salita. Patuloy nga namin inaklaris, Lord, na ikaw pong pinakamagaling na guro na meron kami sa lugar pong ito. Dalayan po namin, buksan niyo po ang aming mga puso at pandinig, anumang bagay na dapat naming baguhin at ayusin, kayo pong patuloy na magtuturo nito sa amin. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, we believe na ito po yung pinakasentro kung bakit natin gustong alalahanin ang pagkabuhay ni Kristo. Yung bilin po niya sa atin o yung tinatawag natin Great Commission. Sabi nga dito ng Panginoon in verse 18, "Jesus came up and said to them, 'All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations.'" So, he is authorizing all Christians to go out and make
disciples. Now, we would like to clarify, hindi tayo inutusan ng Diyos na i-convert lahat ng tao sa mundo. Ang sinasabi ng Panginoon is we preach the gospel, and those people that would believe and accept the Lord Jesus Christ, then we will help them to grow and make them a disciple of the Lord Jesus Christ. So, dapat malinaw yun, ha? Kasi mostly ang iniisip ng karamihan, dapat lahat maging Kristiyano. Well, that's our prayer, na lahat ng tao magkaroon ng relasyon kay Kristo. Ngunit hindi natin pwedeng saklawan ang kanilang mga desisyon at kanilang mga pananaw at opinyon. Ang sinasabi lang sa atin ng Panginoon, sa lahat ng sulok ng mundo, sa lahat ng nilalang, tayo po ay mag-preach ng mabuting balita, at kung sino man ang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, yun po ay tutulungan nating maging disipulo ni Kristo. Ang sabi nga dito, baptizing them, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, itong mga taong disciple na tinutukoy natin, ito talaga yung nakaranas ng totoong pagtanggap sa Panginoong Hesus. Kasi nga, ang nangyayari, minsan, ang ibang tao ay tinatawag nating born again, pero hindi naman talaga nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Ang iniisip kasi ng karamihan, pag nagpunta sila sa born again na simbahan, pag ang mga magulang nila born again na, at sila ay patuloy na nagpupunta roon ng matagal ng panahon, sila po ay makukonsider ng born again. Ang sinasabi dito ng Panginoon ay yung tao talagang nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoong Hesus. At yung baptism nga dito na tinutukoy natin, it is a decision, you know, na kung saan dinideklara natin sa sarili natin na tayo ay patay na sa kasalanan, at si Kristo na ang namumuhay sa atin, at dinideklara din natin sa mundo na si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. So, baptizing them, ang sabi ng Panginoon dito, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. So, teaching them to observe. Now, ang gusto nating maunawaan, ito po ay pag-aalalay at pag-train sa kanila kung paano tayo namumuhay bilang Kristiyano. Yun din yung nais natin na ma-adapt nila sa atin. Kaya nga ang sabi natin, yung teaching dito is not just to, you know, gawin mo to at pagkatapos tayo naman ay hindi gagawa. We would like to clarify that teaching and training is the effective way of doing this. At paano nga yun? Sa pamamagitan po ng pagtuturo ng mga bagay na atin pong isinasapamuhay. So, dapat po maging malinaw yun. Lalong-lalo na sa atin po na matagal na tayong mga Kristiyano, may mga bagong mananampalataya na hindi pa masyadong nakakaunawa sa salita ng Diyos. Ngunit, yung mga bagay na nakikita nila sa ating mga buhay, ito po ay nagiging malinaw sa kanila kung paano dapat i-apply ang salita ng Diyos, dahil kitang-kita po nila sa ating mga buhay. Halimbawa po, yung tayo po ay marunong magpatawad, yung tayo po ay marunong na humingi ng tawad, yung tayo po ay nagiging halimbawa sa pagsisimba, pagbabasa, at pananalangin. So, yung mga bagay na yon ay naituturo natin sa kanila sa madaling paraan, sapagkat ito po ay nakikita na nila. Kasi mas madaling matutunan ng isang bagay na hindi lang naririnig mo, kundi nakikita mo kung paano ginawa. At ang sabi nga ng Panginoon dito, I am with you always, even to the end of the earth. So, ito yung gusto nating i-emphasize, na kung saan ang nais ng Panginoon na maalala natin in this resurrection is for us to go and make disciples. At turuan natin ang mga bagong disipulo, bagong mananampalataya ni Kristo sa pamamagitan ng buhay natin. Kasi nga, itong mga tao na to ay sumusunod sa Panginoon at tayo po ang nakikita nila. Kasi may mga term tayong naririnig minsan na huwag kang tumingin sa tao, tumingin ka kay Jesus. Totoo naman po yun. Pero pag ang tao po, ang bagong mananampalataya ay wala pang maturity, nahihirapan siyang makafocus kay Kristo at nakikita niya tayo, kaya nga ang dalangin natin, tayo po na matatagal ng mananampalataya, mas makita si Kristo sa buhay natin. Nang sa gayon, yung mga bagong mananampalataya,
sila po ay madaling makakasunod sa Panginoong Jesus dahil ang nakikita po nila ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kaya nga, ang kabilin-bilinan din sa atin ng Panginoong Jesus na huwag tayong maging katitisuran sa mga bagong mananampalataya o sa mga bata pa nilalang o mga bata pang mananampalataya. So again, ang emphasis natin sa resurrection in this case ay magamit tayo ng Panginoon. Lahat po tayo magamit ng Diyos. Saan man tayong larangan dinadala ng Diyos, hindi lang po yung man of God or women of God ang gagamitin ng Panginoon in making disciples. I do believe lahat tayo gagamitin ng Panginoon in making disciples. Saan man larangan ang ating ginagalawan o anuman yung ating mga profesyon, pwedeng gamitin ng Panginoon ang ating buhay. At ito yung ating desire na tayo mismo magamit tayo ng Panginoon for us to go out and make disciples. And we would like to emphasize, we preach the gospel at wala po itong pilitan. You know, as we see, we just preach the gospel about the Lord Jesus Christ. About, of course, yung mga ayaw makinig, huwag mong ipilit yung gospel sa kanila kasi masasayang lang yan. Ang gusto nating ma-preach yung gospel ay dun sa mga tao na receptive, yung willing silang makinig, yun yung nais natin. And once itong mga tao na to nakinig, aayayahan natin na sila ay tumanggap sa Panginoong Jesus. At kung sila nga ay tumanggap sa Panginoong Jesus, then they would be considered as disciples. And ang sabi ng Panginoon sa atin, we help them to be a good disciple of Jesus Christ. Papano yun uli? Sa pamamagitan po ng ating mga buhay, pagpapakita kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At lahat po tayo, we emphasize, ay gagamitin ng Panginoon. So napaka inam na ma-realize na ito pala talaga ang beauty of resurrection of the Lord Jesus Christ. Hindi lang pagpapaalala sa atin na buhay ang ating Diyos at makapangyarihan ang ating Diyos, kundi maalala natin ang binilin ng ating Diyos sa atin nung siya ay nabuhay at umakyat sa langit. At yan po ay going out and making disciples. Again, we're not making converts kasi wala naman tayong religion. We're making disciples. We're showing people how to have relationship with the Father through the Lord Jesus Christ. So nawa ay tayo ay may natutunan sa ating tinalakay at nakita natin na napakaganda na sineselebrate natin ang resurrection ni Jesus Christ kasi pinapaalala sa atin ng araw na to ang kanyang bilin na tayo po ay magagamit ng Panginoon. Opo, ikaw po ay magagamit ng Panginoon. At kung sakaling nakikinig ka ngayon at wala ka pang relasyon sa Panginoong Jesus, ito po yung dahilan kung bakit nabuhay mag-uli ang Panginoong Jesus para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at makita natin ang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Ang kailangan lang po natin makita na tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos, buksan ang ating puso, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kapag ginawa mo yan, ikaw po ay tinuturing ng anak ng Diyos, ikaw po ay disipulo na ni Kristo. At kung sakaling ginawa mo yan sa unang pagkakataon, dalangin ko kapatid, maghanap ka ng mga tao na pwedeng tumulong sa iyong relasyon upang ito ay lumago sa paglakad mo sa Panginoong Jesus. Kung hindi man, wala kang makita, mag-message ka lang sa akin at ako po ay nagagalak na tulungan kayo o tulungan ka na lumago sa Panginoong Jesus. So, salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Nakita namin ang importansya at essence at ang essence at kagandahan ng resurrection, Panginoon. And we are always excited to remember that you are alive, you are powerful. Ang dalangin namin, O Diyos, huwag naming makalimutan ang nais mo na dapat ginagawa namin at ang nais mo, Panginoon, kami po ay patuloy na lumabas at mag-preach ng gospel. Tulungan namin yung mga tao na tatanggap sa iyo na maging maayos na disipulo mo, Lord God. Sinusunod ang nais mo at dalangin namin ang ayon po mga buhay patuloy magamit para sa iyong kaluwalhatian at makita nga kami bilang ilaw at asin ng mundong ito. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
Salamat mga kapatid. Godspeed. Amen. Salamat sa Panginoon. It is Resurrection Sunday. Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Tayo po ay nagpapasalamat dahil sa katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Patuloy tayo nakakapagbigay ng tithes and offering at naitutulong natin sa ating mga kapatiran, lalo na dumadaan tayo sa pandemic right now. At itong April, magkakaroon tayo muli ng panlima nating ayuda. At pinapasalamat nga natin sa Panginoon yan dahil patuloy tayong nakakatulong sa bawat isa, kahit man lang konting mga bagay at mga pagkain ay nakakatulong, at least kahit papaano nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So sige po, ating ipanalangin ang ating tithes and offering. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay ng tithes and offering. Tunay nga sa katapatan mo sa aming mga buhay, ang aming mga buhay pinagpapala. At sa pagkakataong ito, gusto ka namin pasalamatan na maibigay namin ang aming tithes and offering ng buong buo, Panginoon. At Lord, sinabi mo sa iyong salita, kaya mong ibalik ito sa amin ng siksik, liglig at nag-uumapaw, Panginoon. Salamat din po na ang mga salaping ito magagamit mightily para maitulong ngayong pandemyang ito sa mga kapatid ng Lord. Salamat po sa panlimang ayuda namin this April, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Godspeed. Amen. Salamat sa Panginoon. At tayo po yung dadako sa benediction. Ating pong itaas yung ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious on you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Salamat po mga Panginoon sa mga kamay na nakataas. Ano man ang aming hawakan, ito po yung pagpapalain. Salamat sa panibagong linggo ng aming mga buhay. Susundan kami ng himala, pagpapala, at muli pagsasama-samahin mo kami sa susunod na linggo na merong buhay na patotoo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God is risen, God is alive, and God is powerful in our lives. Let's go out and make disciples. Salamat po. Godspeed. Please like, share, and subscribe. Yay! Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tiyak, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to, wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo! Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwira ng ba, gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin may
maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, magkaalag kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed! Hundred elite club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.